sounds so sweet and clear, that you're not really here. It's got to radio. Elsa's Kitchen. Ngayon, magluluto tayo ng sinigang na hipon para sa mga friends ko sa buong mundo. Siyempre, sa mga favorite ko, mga lola, tsaka mga lolo, tsaka sa mga new mommy. Pero bago ang lahat, ano muna tayo? Don't forget, like, subscribe Elsa's Kitchen. Ring the bell, ring! Hello, ito na po ang hipon binili namin sa supermarket. Ang lalaki po nito, galing sa Thailand. Papakita ko sa inyo ngayon ang hipon. Ito! Ang lalaki! Ilalagay natin dito sa plate kasi lilinisin muna natin. Aalisin natin yung mga sumot-sumot niya. Ayan! Yun! One, two, three, four. Yung mga bigote. Bakit ba itong hipon may bigote? Ayan! Ayan, tapos na! Pinkasan natin! Ito na po ang hipon! Malinis na siya! Ready na para sa gagawin natin sinigang na hipon! Nandito po ang star ng ating kusina, ang hipon. Mabuti po sa Pilipinas, sariwain mga hipon, sa kamura. Dito, syempre, galing pa sa malayo, sa Thailand pa, siyempre, pero kahit na, pero masarap pa rin ang hipon dito. Nandito po, maglalagay tayo ng gabi. Ready na po yung gabi. Meron pong okra. Meron tayong talong. Saka lalagyan natin ang mustasa. Ito po yung pang-asim niya, mamaya. Ang sabaw po natin, ito. Yung unang hugas ko ng bigas. Kasi wala tayong miso dito, kaya ito na lang. Para hindi naman ang sabaw ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Seasoning, itong salt, asin, as usual, garlic, onion, tomato. Ito ilalagay natin sa ibabaw mamaya pagluto na para masarap. Tanglad, para mabango. Ito ang olive oil. Palagi olive oil. Para healthy ang mga lolo at lola. Konti. Naubusan kasi ngayon ng miso. Lagi, palagi ako may miso pag nagluluto ko ng mustasa. Eh, wala eh. Kaya wala muna miso. Diyan natin ang sibuyas. Ayan. Kamatis. Sama na natin ang dilim. Lagay na natin ang pati. Konti muna. Kasi ano, maalat kasi ang kwan. Para po yan. Lagay natin ang gabi. Gabi muna ilalagay natin. Tapos, kukuha tayo ng konting sabaw dito. Maluto muna ang gabi. Lalagay natin lahat ng sabaw ba kaya? Ayan. Saka ito, ilalagay na natin. Pag kumulo-kulo ito, pag naluto ito, ayos na. Tapos na. Kakain na kami. Kulo na siya. Matigas pa ang, linagyan ko ng seasoning. Matigas pa ang gabi. Kasi hindi natin pwede kaagad ilagay ang hipon. Dahil ang hipon, madali lang maluto. Saka yung, yung mustasa, madali lang din yung lumabot. Kaya ito munang palalambutin natin. Siguro mga 5 minutes. Iwanan muna natin siya. Ako'y kakanta muna. Okay ba sa inyo? Kakanta muna ako. Your kitchen, it sounds so sweet and clear, that you're not really here. It's just a radio. Baby, 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 baby
Nagustuhan nyo ba? Kasi inaantay ito ngayon, gabi. Oo, oh, okay na ang gabi. Ngayon, lalagay natin ang talong. The okra. And then, dagdagan natin ng sabaw. Tawag sa amin ito, sa aming probinsya, kinilis. Yung unang hugas ng bigas. Yan. Ngayon, pwede ko na ilagay ang hipon. Yes. Ayan na po sila. Masarap yan. Wow. Antay na lang natin siya na kumulukulutis. Pagkulo, titikman natin ang sabaw. Maganda na, kumukulukulo na ng konti. Ayan, siguro mga ano to, mga 10 minutes natin iiwanan. Kasi lulutuin pa yung gulay. Tikman natin. Lasa-lasa ng kalab. Pero, maglagay tayo ng konting asin. Ito pong asin, pwede na natin ilagay kasi kaya hindi pa ako naglagay ng asin dahil ito ay kalab konti yan. Hindi maganda yung sinigang maalat. Kailangan ang sinigang kung malinam-nam ang sabaw. Hindi maalat. Ayan, check-check natin ha. Kung ano ba ang lasa ng sabaw. Wow! Ito ang pamatay na sinigang. Pamatay talaga. Ang sarap. Nagdagan pa natin ng konti. Pagka-asin ng konti. Pagka-patis ng konti. Ay, wow. Ayun na. Tapos dito sa tabi-tabi, ako kung maglagay ng dahon, dito sa tabi, hindi ko sinisira yung mga ano, mga ibang kulay. Eh, mustasa, nakita nyo, nandito lang sinisilip ko sa tabi. Ganyan. Tapos doon naman sa kabila, doon natin ilalagay. Yan. And this is complete nourishment. Nutritious. May gulay, may hipon, may protein tayo. Tapos, mayroon tayong root crop, yung gabe. Mainis sa katawan ng mga lola. Tsaka yung mga lola nyo. Pakainin nyo ng masarap, ha? Ang gusto ko, pakainin nyo ng masarap ang lola nyo everyday. Kasi kung wala ang lola, wala tayo sa mundo. Kaya, kailangan ito, ilagay ko na ang sibuyas na mahahaba para lalong sumarap. Yan ang aking sinigang. Sinigang na hipon na espesyal. Naalala ko kasi yung mga hipon, mga way back 1990s yun. Yung boss ko na Chinese, eh, pinahawak sa akin yung kwan. Naging manager ako ng kanyang fish pond sa Mindoro. Oh, every day, every week, pag umuwi ako, kain-kain ng hipon, ang daming hipon. Nagle-negosyo po ko ng bigas, yung truck, puno ng bigas, puno ng hipon, puno ng bangos. Wow, puno ng saging, ang dami talaga mura sa Mindoro. During those time, business ko yun. Ayan, luto na, oh. Luto na. Pwede na, isi-set na natin. Kaya tayo. Tikman ko nga ito, maanghang. Wow! Maanghang! Ay, nako. Nakalimutan kong pangalan ko sa napakasarap na sabaw. Sabaw lang, ulam na, sabaw lang. Yun, para sa mga friends ko ulit, nakatapos na naman tayo ng isang putahe, sinigang na hipon, espesyal at napakasarap. Sana nandito kayo sa tabi ko para matikman niyo yung sabaw. Siguro hahalikan niyo ako kaliwat kanan, pariyag talaga ako. Tapos, salamat sa mga nag-view ng mga ano ko niluluto. Sa susunod, Elsa's Kitchen! Bye!